marami siguro sa atin, na nung ating kabataan, ay nagagalit sa mga kalaban ng mga paborito nating mga bida sa pelikula. Sila ay yung tinatawag natin na kontrabida. Marami ang nanggigigil sa galit sa kanila, na halos hampasin na ang TV pag inaapi, o binubugbog na nila ang mga bidang artista. Pero kung ating iisipin, sila ay may malaking kontribusyon sa pagsikat ng mga bida. Kung wala sila, ay wala rin pagbibidahan ang mga artista. Sa video na ito, ay pag-uusapan natin ang buhay ng isang hindi malilimutang kontrabida na si Max Alvarado. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Crisanto! Ano't napasyal ka? Kailangan ba? Magpapakondisyon ka? Baka kako lang nakita mo ito. Aba, hindi ko nakikita ito rito ah. Ito ang mga babae ko. Ayan o, tingnan mo. Konso, ano yan? Mantumas, pasensya na o, nagkamali lang o. Hayaan mo pag napagawi ito rito. Ipagbibigay alam ko agad sa iyo. O yan, yan ang mga babae ko. Si Gavino Maximo Teodosio, na mas kilala sa kanyang screen name na Max Alvarado, ay ipinanganak noon February 19, 1929 sa Maynila. Ang kanyang ama ay si Gonzalo Teodosio, at ang kanyang ina naman ay si Maria Maximo. Siya ay isa sa mga kinatatakutan, kinaiinisan, kinamumuhian, at pinanggigigilan na kontrabida sa industriya ng pelikula ng Pilipinas. Ang kanyang acting career ay tumagal ng halos 5 dekada, at siya ay nakatanggap ng mga pagkilala para sa kanyang mga epektibong pagganap para sa mga roles na kanyang ginawa. Sa kanyang kabataan, si Max ay napabilang sa mga street gangs sa Maynila. Ito ay noon panahon kung saan ang mga gangs ay laganap sa bawat sulok ng Kamaynilaan, lalo na sa Tondo. Siya rin ay nagtrabaho noon bilang isang manual laborer sa iba't ibang lugar. Siya ay naging isa rin jeepney driver na may ruta sa Quiapo at Paco noon 1949. Nang siya ay tumigil sa pagmamaneho ng jeepney, pinasok naman ni Max ang pagiging dance instructor sa Bingo Dancing School sa Quiapo. Siya ay mahusay sumayaw at mas maganda ang kinikita niya dito, subalit palagi siyang binibiro ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na mas bagay siyang kontrabida sa pelikula. Ang mga birong ito ay itinuring niya bilang challenge, at sinubukan niya ang kanyang swerte sa showbiz. Siya ay nagsimula sa industriya sa pamamagitan ng pagganap ng mga beat roles sa pelikula. Noon una ay nakakakuha lang siya ng mga roles na may ilan dialogue o nasa background ng mga artista. Ang kanyang unang pelikula ay Ang Halik sa Bandila noon 1949. Dito ay gumanap siya ng role na magtatangkang gahasain ang bidang babae, at sa huling sandali ay maililigtas ito ng bidang lalaki na si Pempe Padilla. Ayon sa aktor, hindi niya gusto ang kanyang ginawa sa role, subalit siya ay masaya sa kanyang unang kinita bilang extra sa pelikula. Simula noon, ay lumabas na siya sa iba't ibang kontrabida role, at siya ay may natural na pag-arte sa pagiging kontrabida. Hindi siya nagre-reklamo at sinusunod niya ang kahit anong ipagawa sa kanya ng direktor. Hinasa niya ang kanyang talento dito, at unti-unti ay nabigyan siya ng mas malalaking roles sa pelikula. Unang napansin ang kanyang husay, sa pelikula ni Jerry De Leon, na Ang Sawa sa Lumang Simboryo noon 1953. Sa kanyang role dito, siya ay nakatanggap ng nominasyon sa FAMAS bilang Best Supporting Actor. Siya ay na-nominate pa ng 4 beses sa FAMAS bago siya nanalo ng Best Supporting Actor Award sa pelikulang Ang Kampana sa Santa Quiteria noon 1971. Siya rin ay na-nominate bilang Best Actor sa FAMAS noon 1968 para sa pelikulang Tatak Sacramentos. Mula sa taon 1967, si Max ay hindi na lang basta gumaganap ng maliliit na roles. Siya ay palaging lumalabas ng supporting roles at maging lead roles sa mga romantic films sa kabila ng kanyang itsurang pangkontrabida.
Lumabas din siya sa ilan comedy films tulad ng Labo Labo kung saan ay nakasama niya ang komedyanteng si Chiquito. Ayon sa kanya, ang isa sa pinakamahirap na role na kanyang nagampanan ay sa pelikulang Zigo Mar noon 1964. Dito ay naglaban sila ni Jess Lapid, gamit ang bolo at nagsuntukan, na inabot ng may 30 minuto. Siya ay nakaranas din gumanap ng gay roles sa mga pelikula tulad sa Gorgonia noon 1978. Bilang kontrabida, siya ay madalas itambal sa hari ng Philippine movies na si Fernando Poe Jr. na kalaunan ay gumanap din siya ng supporting roles sa ilan pelikula ni The King. Ang kanyang versatility sa pag-arte ay lubos na kinilala ng mga kritiko at movie fans. Pinatunayan niya na kayang-kaya niyang gumanap sa kahit anong roles ang ipagawa sa kanya ng direktor. Nakatambal din niya sa pelikula ang pinakamaliit na action star ng Pilipinas na si Weng Weng sa pelikulang The Wild Wild Weng noon 1982. Pero ayon sa isang interview sa kanya noon, ang kanyang hindi malilimutan pangyayari sa kahabaan ng kanyang career sa showbiz ay nang mahulog siya sa kabayo sa set ng Matapang sa Matapang noon 1961. Nabalian siya ng braso noon, at binalot ito sa cast ng may ilang linggo. Pero kahit nangyari ito ay hindi pa rin siya pumayag na gumamit ng double o stuntman sa mga mahihirap niyang scene sa pelikula. Nagpapatunay lang ito ng kanyang dedikasyon para sa mga role na kanyang ginagawa. Si Max ang tipong artista na marinig pa lang ang kanyang pangalan ng panahon ng kanyang kasikatan, ay halos kinakatakutan ng marami, lalo na ng mga kababaihan. Pero sa tunay na buhay, marami ang makapagpapatunay na si Max ay isang mabait at palakaibigan na tao. Siya ay mahilig magkolekta ng sapatos, sombrero at mga damit dahil ayon sa kanya, na sinabi niya nang nagbibiro, ay kung hindi siya magbibihis ng maayos sa labas ng showbiz ay baka lalo siyang katakutan ng mga tao. Ang kanyang naging asawa ay si Esther Hugo, at ang mag-asawa ay biniyayaan ng 7 mga anak. Sa huling bahagi ng kanyang career sa showbiz ay naging endorser at commercial spokesperson si Max ng Max Candy. And this is the new Max, Pero Double X Mental Candy. Max Mental Candy excellently fights sore throat both by dust and pollution. Expiring movies, exceptional magpaginhawa ng baradong ilong. Mukhang baradong ilong. May sarap lamig? Wala. Ngayon, mamili ka. Max Mental Candy for maximum mental satisfaction. Si Max Alvarado ay pumanaw noon April 6, 1997 sa edad na 68 dahil sa heart failure. Siya man ay nawala na, ang kanya naman naging mga pagganap sa pelikula ay hindi basta-basta malilimutan. Hindi rin maitatanggi na ang kanyang mga pag-arte bilang kontrabida ay naging epektibo, at ang patunay dito ay ang galit na nararamdaman ng mga nanonood sa tuwing kinakalaban na niya ang bida sa mga pelikula. Kung wala ang kontrabida ay masasabi natin na hindi kumpleto ang isang pelikula, kaya naman nandyan ang mga tulad ni Max Alvarado, na nag-iwan ng tatak sa ating mga puso. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Max Alvarado, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ricardo? Ikaw pala ang palalong panday na ibig maging tagapagligtas.